Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes sa 14th na linggo sa karaniwang panahon, paggunita natin kay Santa Veronica. Napakagandang balikan ang narinig natin mula sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Sabi dito, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin mo ang iyong kahilingan, lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo, patawarin mo na kami, Panginoon, kami iyong kahabagan at tanggapin. Itong bahaging ito ng unang pagbasa ay napakagandang gamitin sa ating pagninilay. Kung sinasabi dito, ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Sa pagninilay, yung bayang Israel, papalitan ng pangalan ko o ng pangalan mo. Halimbawa, Father Vic, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin mo ang iyong kahilingan, lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo, patawarin mo na ako, Panginoon, ako'y iyong kahabagan at tanggapin. Kapag gagawin nating taimtim at taos puso itong sinasabing ito sa aklat ni Propeta Oseas at gagawin natin itong personal, aakuin natin ang bawat salita. Ito'y isang napakagandang dasal kung papaanong tayo na naging makasalanan, na naging masama, ay nagnanais na humingi ng tulong sa Diyos upang makabalik sa Kanya at mapatawad sa ating mga kasalanan. Magandang ulit-ulitin, magandang balik-balikan. Manumbalik ka na sa Panginoon. Ang iyong pagbagsak ay dahil na rin sa iyong kasamaan. Pangalawang pagninilay mula sa ating ebanghelyo, sinasabi dito ang isang parabang napakahirap na sitwasyon sa sariling pamilya, sa komunidad, sa grupo, o saan man tayo nandoroon. Kapag tayo ay magsisikap na maging tapat sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, daranas tayo ng matinding pag-uusig, ng matinding pagsubok. Maging sa ating mga sariling kasambahay, hindi magiging maganda ang ating relasyon. Magkakaroon ng pag-aaway-aaway, magkakaroon ng pagkakahati-hati, magkakaroon ng pagkakanya-kanya. Darating sa punto na ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Sobrang nakakalungkot kapag darating sa ganitong punto ang samahan at relasyon natin sa pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang sabi ng ating Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang magtatagumpay. Daranas at daranas tayo ng matinding pagsubok, pag-uusig, pagtuligsa. Pero ang manatiling tapat sa Diyos hanggang wakas ang siyang pagpapalain.
Pangatlong pagninilay sa kapistahan at sa paggunita natin kay Santa Veronica. Simpleng babae, pero inilalarawan na may hawak-hawak na tela o veil kung saan makikita ang tatlong mukha. Alam natin ang kwento kung paanong nangyari itong larawan o imahen na ito ni Santa Veronica kung saan hawak-hawak niya ang veil na nandoroon ang mukha ni Jesus. Nasaksihan niya ang pagpapasan ni Jesus ng krus, ang nangyaring pagpapakasakit ni Jesus, at sa paglalakad ni Jesus habang pasan-pasan ang krus patungong Kalbaryo, kitang-kita ni Veronica ang hirap na dinaranas ni Jesus. Dugo at pawis ang lumalabas sa kanyang mukha. Kaya para kahit papaano, maliit mang pamamaraan, siya'y makatulong, ibinigay niya ang kanyang belo kay Jesus para punasan ang kanyang mukha. At kinuha naman ng ating Panginoon ang belo at ipinunas sa kanyang mukha. At nung ibalik, laking gulat ni Santa Veronica sapagkat doon sa kanyang belo naroroon ang mukha ni Jesus kung saan ito ay parabang nailarawan doon sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Isang napakagandang kwento ng kabutihang ginawa para kay Jesus. Isang napakagandang kwento ng pagpapakita ng malasakit at tulong kay Jesus. Kaya sa kanyang imahen, makikilala natin siya, daladala niya ang kanyang belo at nakaukit doon, nakalagay doon ang mukha ni Jesus. Maraming mga santo ang ipinapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga daladala. At yung mga daladala na yon, yung mga simbolo na yon, ay naging napakahalagang tulong, biyaya para sila makilala sa kanilang kabanalan, sa kanilang katapatan, sa kanilang pagmamalasakit kay Jesus sa pamamagitan ng kapwa. Marami tayong mga santo na pinapakilala sa atin sa pamamagitan ng simbolo na hawak-hawak ng kanilang mga kamay. Nangyari ang lahat ng iyan dahil sa kanilang katapatan sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Ako kaya, ikaw, ano ang gusto mong dalhin at hawakan sa iyong mga kamay kung saan sa pamamagitan niyan makikilala ka bilang tapat na lingkod ng Diyos? Amen.